Kapag may problema ang bayan, sino ba ang pwedeng sumbungan? Edic Fiano, Ted Marsan, ine-expose ang mga kalokohan. Hindi rubber stamp ang sangkunian, hindi dapat nadadaan sa pera-perahan. Ang mga konsihal ay may paninindigan, hindi sunod-sunuran. Sa mayor lang, trabaho ng city council ay pag-aralan. Pusisiin labanan ang kalokohan ng mga opisyal na nagmamalabis sa bayan ng Olongapo na ngayon naginagpis. Hawak natin ang pag-asa, makakatuwa natin sila. Sino yan? Hawak natin ang pag-asa, makakatuwa natin sila. Dito sa Sangguniang Monitor. Mga kanser ng ating lipunan. Konsihal Edic Fiano, konsihal at Ted Marsan, ang natitirang oposisyon sa Sangguniang ang Ted Marsan, kakampi ng kabataan. Siya ang nagsilbing isang huwarang Edic Fiano, tagaangat ng sining at sutura. Sa lungsod sana ikaw ay magising, imulat ang iyong mga mata. Sila ang mga kagawad na ating pag-asa. Dito sa lungsod ng Olongapo, hindi ubra ang kalokohan sa ating gobyerno, hanggang silang dalawa ay nakaupo. Asahan mong may asenso at pagbabago. Sa Sangguniang ang Monitor ay makinig kayo. Buong Olongapo, magkaisa na tayo. Hawak natin ang pag-asa, makakatuwa natin sila. Sino yan? Hawak natin ang pag-asa, makakatuwa natin sila. Dito sa Sangguniang Monitor. Friendship Edic Fiano, Friendship Ted Marsan. Kaibigan ng bayan. Friendship Edic Fiano, Friendship Ted Marsan. Kaibigan ng bayan. Dito sa Sangguniang Monitor. Okay, magandang umaga po. Naku, hindi ko nakita yung nag-start na pala. Good morning, mabuhay, maligayang Pasko at maligong bagong taon at happy Valentine na rin, o di ba? So, magandang umaga po sa inyo lahat sa aming taga-subaybay ng Sangguniang Monitor mula buong Sambales. Siyempre, sasabing ko saan mula Hulu hanggang Apari. Hanggang Manila, abot po tayo sa radio. Ito po ang inyong host, Friendship Host Kenneth Guy Salvador saying, mabuhay po kayo at tumutok lang dito sa program at marami po tayong guests today. Yung mga nagtagisan ng galing at talino sa pag-awit. Siyempre, ito po ang Sangguniang Monitor, SBC TV 22. Good morning po sa inyong lahat at mga staff at mga employees ng Subic Broadcasting. Naroon na po si Kuya Ted. Siyempre, kung wala si Kuya Ted, ang ating engineer technician, Kuya Andrew, si Ate Eileen at iba pa. At sina Bastian Basya, yung FM kanina na narinig sa radio. Lagi nilang binabati. At lahat po ng mga nakikinig dyan sa labas, kung saan man kayo, ano man kinakatayuan ninyo, ano man ang kinalalagyan ninyo, huwag po kayong aalis. Huwag po kayong pipigil ng inyong hininga. Tumutok lang po dito. At abangan po ninyo ang programang ito kung kayo po ay makapag-participate at bumati man lang. At may tanong akong sasagutin po ninyo.
sa Smart, ito po, i-dial ninyo. 0998-981-6064. At yung isa naman po yung Smart, 0998-396-9329. At sa Globe naman po ay 0917-421-3446 at 0906-570-126. And 2, sorry. By the way, bago po ako magpatuloy, mamaya makakasama natin po si Kagawad Eric Piano, ang friendship host din na talagang main host ng programang ito. At abangan po ninyo ha, next week makikita nyo yung bagong trailer namin. Magkakaroon kami ng panibagong 15 minutes portion segment. Ay, napakaganda po ang ginawa ng iFocus. Ha? Napakagaling. Of course, you can like us sa FB. FB Sanggunian. Type nyo na po, Sanggunian Monitor. Kung hindi kayo nakatawag, eh pwede po kayong mag-FB. At kung may makuha kami mensahe, bibigyan ko po kayo ng, ay siyempre, meron kaming premyo para sa December 25, Pasko. Siyempre, tayo po ay mapapanood. Siyempre, sa TV22 by Antenna. At sa cable, alam ko, 805. So, kung malakas ang cable, marinig po tayo. Now, at tayo po ay napapakinggan sa AM radio, DWGO, 100 kilohertz. 108 kilohertz. Yan po, mapapakinggan po tayo dyan. So, hanggang Manila, abot po tayo. Siyempre, bago ko magpatuloy, batiin ang lahat-lahat. Sabi nga po, the first rule of education is never to say anything offensive to anyone. Ayan. Medyo guilty ako doon. Sometimes, I'm very bold and very vocal to speak, to express myself na without knowing po na nakaka-offend ako. Pero, minsan kahit totoo tayo, maganda maging totoo, pero minsan hindi rin po maganda. Minsan nakaka-offend. So, para malaman natin kung talaga tayo nag-aral, o di ba? At talaga tayo nabibilang sa mga pinag-aralan natin, eh, iwasan po natin makasakit ng damdamin ng tao. Tulad ng halimbawa, alright, mamaya magko-comment ako. Umatin po ako ng Sanggunian Monitor yesterday. At marami po akong napuna. Buti na lang Pasko. Bago ako magpatuloy dyan, mamaya magko-comment ako pag nandito si Kagawad. Siyempre, binabati namin po lahat-lahat. Ang mga magulang, ang mga guests natin for today, ang mga tagapanood po natin, at si Nanay Rose and Begonia Residence, Nanay Beth Daduya ng Public Library. Ayan. Magandang maga, Nay. At si Enteng Arsene ng Mabayuan, Ate Lina Pinagpala, and Let Go, and Sir Teddy Sanchez and Romy Izon ng Red Warriors. O, di ba? Siyempre, red, hindi blue. Jeep and Tricycle Drivers and Operators. Ayan, along na po, Batangas Zambales Transport Federation and all Puruk Leaders. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang Tanods, BPAT, Security Guards. Siyempre, ang mga kabalikat po natin, ha, sa Civicom, Hulo na nga po Radio Group, Is the Radio Group, Scan Communication Group, at sa lahat ng volunteer radio groups na kaakibat natin sa mga mahalagang activity ng Olongapo. Siyempre, yung mga nagtitinda sa lumang palengke, ha? Nako, ang sarap mamalengke dyan. Kung kayo ay budgeted, dyan lang ipumunta sa lumang palengke. Supang sobrang mura na, sariwa pa, o di ba? At sa East Bahakwak Market, Pag-asa Market, Barreto Flea Market, medyo mahal dun. Taga rin ako eh. Kabalan Flea Market, Security Guards. At siyempre mga JCI Olongapo and PTA Officers and City Councils Monitors. Ayan, at ng mga empleyado ng local government. Siyempre, ang Strong Will Salvadoscape Performing Arts, at nagkakaroon po kami ng tinatawag na workshop, at yung mga nag-offer nga po ng workshop libre para doon sa mga finalists, grand finalists ng inter-barangay, ha? Yung aking dinads namin kagabi. At guess nga natin silang ngayong umaga. Alright, so we offer courses like sa voice, hosting, English communication kung kayo po ay nakikinig. At gusto nyo mahasa sa English communication po ninyo. Para sa ganon, pwede kayo makapag-apply ng call center or 5-1 talk. Alam nyo po ba? If you can express yourself sa English with spontaneity at ang technique dyan, pwede po kayo makapagtrabaho at ang laki ng bayad po dyan. So, kahit high school graduate ka or college level o hindi mo na kaya makapag-aral sa college at gusto mo talaga mahasa dyan, you can enroll in our program, Strong Will Salvatus. Alright? Performing Arts and Communication Skills. And you can dial 0998-396-9329 at 0906-570-1262. Ayan po, ha? Siyempre, hindi natin kakalimutan ng contact. At higit sa lahat, ang
iFocus. Okay, Capstone. Ang iFocus po ang gumawa ng aming bagong trailer and opening dito sa Sanggunian. Abangan niyo po yan next week. Napakagaling ng ginawa nila. Super, super galing talaga. Congratulations, Capstone and iFocus. Parang international. Nung napakita ko yung trailer na ginawa nila, super galing po talaga. Parang tinali niyo pa yung ABS-CBN. Ha? Congratulations. At siyempre po, mamaya mapapakinggan po natin ng, sabi nga, paano mo masusubukan ang isang mga awit kung gaano kahusay? Ito pa ay nakikita lang sa pagka may background ng musika para masundan niya, o ito pa ay napapamalas din kung walang musika. Ibig sabihin, walang background o minus one. Masusubukan natin mamaya yung mga nag-champion at yung grand final. Tignan natin kung sinong magsisintunado. Subukan ng galing ngayong umaga. At may isa rin kami, sa bandang uli, i-guess ko po yung isa. Maganda yung buhay niya eh. Nagsimula siya sa pag-awit dahil inaasar siya o walang naniniwala sa kanyang kakayanan, sa kanyang galing, hanggang nahasa siya, hanggang lumaban siya. At nakita ko yung mga video niya, may hugo talaga. So sabi nga, kung walang pain, okay, walang, you cannot gain anything. So kailangan maramdaman muna natin yung sakit at pait sa buhay upang sa ganun ay maging successful naman tayo sa ating ginagawa. Di po ba? Siyempre, marami po sila dito at may mga, anong pakiramdam ng nanalo sa natalo? Anong mahalaga, nanalo o natalo? O ginawa mo yung best mo? Kung ano ang magiging resulta nun, ano naman ang pakiramdam mo? Magpapatuloy ka ba o titigil ka na? Mamaya, abangan nyo po yan sa mga interview ko sa mga bata na grand finalist ng Inter-Barangay. Okay, purok, at bawat purok din naglaban-laban po sila at ang organizer nila. Sana na andito, no? Mamaya, dapat kilala nyo yung pangalan ng organizer at batiin nyo sila. Salamat sa kanila dahil ang ganda-ganda lang ginawa nila para mahasa po yung mga kabataan at malibang kaysa sa ibang ginagawa o computer or Dota-Dota. O ay, kumanta-kanta muna kayo para malay mo, ma-discover ka. Magkakaroon po kami ng worship dyan sa Gordon Heights at looking forward para makita po natin ano ba ang tunay na sikreto para maging masaya, maging mahusay sa pag-awit. Abangan niyo po yan. Magkakaroon muna tayo ng ilang paalala. Okay, Kuya Ted, handa ka na ba? Magkakaroon muna tayo ng konting paalala para ihanda natin konting break tapos i-interview ko yung first batch ng mga champions. Alright? Babalik po ang Sanggunian Monitor. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGL, DWOKFM Radio. We want you to visit our place too. Gigi Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabakuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. We'll be right back.
monitor. Thank you. Hello, good morning po kami ay nagbabalik sa Sanggunian Monitor. Mabuhay po kayo, maligayang Pasko muli. Ha? Ilang araw na lang? Today is December 15. Oh, 10 araw na lang, Pasko na. Oh, wag na po kayo mag-abala. Wag nyo na po ibalot. I-envelope nyo na lang. Mas kailangan namin yan. Alright, joke-joke. So, ngayon po ay makikilala natin sa inyo ang mga champions of champions. Isa-isa, okay? Una, magpapakilala sila ng pangalan at may babatiin sila. Huwag natin kalimutan. Of course, bago ko ituloyan, binabati ko po yung artistang Gapo. Sila po ang organizer ng event at napakahirap ng kanilang ginawa. Congratulations! We salute you sa mga ginawa mo sa mga kabataan para, anong pangalan niya? Si Christopher De La Cruz and Jericho Vasquez. Oh, mabuhay kayo at kilala na kayo, ha? Salamat sa inyong na pag-organize ito. Alright, simulan na natin. Magpakilala na tayo. Eto na sila. Good morning! Mabuhay sa inyong lahat. Okay na ba? Ayan, okay. Batiin niyo. Unahin natin ang mamaya natin yung position. Ano na, batiin mo na pangalan mo and batiin mo sila. Okay, go. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Sarah Mora. 23 years old po. Finalist. Nakasama sa finalist ng Artistang Gapo last night. Alright, so may maingay, may umuugong, parang ano, dumadagundong, ayun, alright. Ang pangalan mo ay? Sarah Mora. Okay, batiin mo naman muna yung mga si Kagawad Edik din, tsaka yung ano, thank you po kay tayo. Sir Kagawad Edik Piano sa pagsuporta po sa event namin kagabi. Oo, at patuloy yung nagsuporta yes, ever since ha, to, sa artistang Gapo. Po. Isa yung advisor, di ba? Ayan, okay, and, pakilala tayo, thank you very much. Thank you po. Nimuli! Sarah Mora po. Sarah Mora! Oh, di ba? Ganda ng pangalan. Okay, next. Ikaw naman. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Florence Mayay Mendoza. Nakatira po sa Upper Woodhouse. Ako po ay 12 years old. At nagpapasalamat din po ako na nakasali akong muli sa Barangay Hall. Nagpapasalamat din po ako kay Kagawad Edith Piano at sa mga nagpasali sa akin sa contest. Si Sir Derek Christopher De La Cruz at si Sir Jericho Vasquez. Thank you po. Galing nga. Mabuhay! Oh, ikaw naman. Ito yung pinaka-cute, pinaka-bata sa lahat. Okay, pakinggan natin. Good morning! Ako po si Angelica Alfanta. Maganda umaga po sa inyong lahat. Thank you po na nagpasali po sa akin sa Garden Heights. At po, nakatira po sa Upper Pacheco. Maraming salamat din po. Oh, ilan taong ka na? 8 years old po. Ayan. Dati ka na ni champion. Ano, mamaya, interviewin kita uli ha. Babalikan kita. Good morning ha. Okay, thank you very much. And ito naman, isa rin magandang bata. Okay, sige. Magandang tanghali po. Ako po si Jillian M. Hines. Nakatira po ako sa Gordon Heights, Upper Woodhouse Street. 12 years old na po ako. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga taga-suporta namin at sa mga tumulong po sa amin na para po pangapasok po kami sa Grand Finals. Maraming salamat po at thank you din po kay Sir Kagawad Edik Piano po. At kay Kuya Christopher. Kay Kuya Christopher De La Cruz po at saka po kay Kuya Jericho Vasquez. Nang artistang Gapo. Ayan, okay. And next, ikaw naman. Oh, ikaw, ate. Oh, si ate nalibang. Ayan. Yes po, hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ayan. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng bumuo ng contest namin kagabi. Ayan. Maganda po yung naging resulta. Ayan. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Ava Mora. I'm 22 years old. Ayan. Thank you so much po. Oh, sino pa yung pasasalamat ang pinakamahalagang tao na sumusuporta ever since? Si Kagawad ano? Si Kagawad Edi Piano po. Ayan. Oh, sino pa? Thank yung so organizer much. Ng artistang Gapo. Sino yun? Ayan, si Christopher De La Cruz. At saka si Jericho Vasquez. Ayan, medyo na yan. Ang gaganda niyo sa screen, ha? Thank you po. In fairness, ha? Para kayong artista talaga. Medyo, ang pakiramdam ko, nasa ABS-CBN ako. Anyway, interview ko bawat isa. Siyempre, unahin natin ikaw muna. Ikaw yung
nung lumalaban, matagal ka naman lumalaban? Hindi naman po masyado. First, hindi, isang dam beses. Hindi naman po, ayun, apat siguro. Apat. So, apo. First, nag-champion ka nila sa ibang competition. Pero ito sa sana na to, sa artist hanggang po, first time, ha? Opo. Okay. Mm-hmm. Nung ginadjudge namin kayo, hindi pa kami nagko-comment, pakinta mo ba nung after mong kumanta eh, alam mo, panalo ka na? Medyo nandun, tinitingnan ko po yung mga hurado, pero ano, okay, hindi naman pa ako nagpapakasigurado. Okay, so nung nag-comment kami, nag-idea ka ba? Kung pasok ako, opo, hindi. Meron. Anong pakiramdam mo? First, second, third? Hindi naman po ako, hindi ko na po masabi. Okay, pero, very humble ka talaga. Hindi po ako naghangad basta. Actually, ang galing-galing mo. So, ang comment ko lang doon, tama naman yung result, no? Ang comment ko lang doon sa'yo kasi ano, yung kunting ano na, mas malaling emotion. In-explain ko yan kagabi. Kasi pwede yung boses mo sa ganda, na sinabay mo yung tono, at in-style mo yung boses mo, pero hindi nararamdaman. Ewan ko kung nasubukan nyo na yung nakinig kayo sa kumakanta, ang taas-taas ang kinanta niya. Pagkatapos yung kumanta, anong ginawa niya? Okay, so yun is isa sa mga sekretong gagawin natin sa workshop natin. Thank you very much. And you won last night, second place. First place. Ikaw ba yung first place? Opo. Akala ko yung, ikaw yung first place? Yes. So yung lalaki, second? Yung lalaki po yung, ang champion. Champion. Ah, so iba yung champion, iba yung ano, first runner-up. Ah, okay, tama pala. First, akala ko mali tuloy ako. Okay, mamaya magtatanong si Kagawa dyan, ha? Ah, sige. Okay, ganun din po. Ikaw naman, pangalawa, si... Julian po. Julian, ayun yung camera, kailan ma-discover ka. So, harap ka sa camera. Julian, gaano ka nakatagal kumakanta? Ilang taong ka nagsimula? Nung bata po ako, hindi ko pa po kasi hilig yung pagkanta. Okay, pero nung bata ka pa? Ilang taong ka nagsimula? Yung mga 8 years old na po ako. Ah, 8 years old. Pero nananalo ka na rin nun? Ay, hindi pa po. Ano po, simula po nung nakilala po namin si Sir Derek, sinasama niya na po kami sa mga... competition. Opo. Okay, congratulations. Ang galing mo kagabi. Ikaw yung kamanta na, ano yung kanta mo? One Moment in Time po. One Moment. Dahil wala kayong mga USB, may mga pakanta on the spot after magtanong ni Kagawad. Acapella tayo. Alright, so, palagay ko pwede naman magtanong si Kagawad eh. Kagawad, pwedeng ikaw naman magtanong sa kanila. Ako muna. Eh, pakilala mo natin. Let's welcome! Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na po. Medyo na-late tayo. Ito po ang inyong Kagawad, ang inyong friendship, Edic Piano. At 10 araw na lang at magpapasko na. So, Merry Merry Christmas po sa inyong lahat, sa aking mga kababayan dito sa lungsod ng Olongga po. At pati sa Barangay Santa Rita, pasensya na po. Hindi ako nakarating ng inyong... Christmas party kagabi dahil nga na ano tayo, no? Nandito tayo sa competition ng barangay Gordon Heights. Sa barangay Gordon Heights, yung kanilang video karaoke contest, video-ke, no? Yung ginawa ng artistang gapo nila Christopher, no? So binabati natin ang lahat, yung ating bang Veggie Life, nabati mo na Kenneth. Ah, yung hindi Veggie pa. Life, oh. Veggie Life. Importante 'yan. Oo, at yes, pati yung, of course, yung iFocus nga na may ginawa silang teaser ng Sangunian Monitor. Medyo inilabas ko na yon kagabi. Hindi pa po tapos yon yung Merong teaser ganda natin. Merong pangalawa pang teaser na lalabas. At inaayos pa natin, makakasama pa rin po natin si Kagawad Tet Marzan. Kaya lang, medyo busy siya ngayon sa kanyang talagang trabaho. Talaga okay, nakatutok so sa trabaho. So, I think by January na lalabas ang ating mahal na Kagawad na si Kagawad Tet Marzan. Alright, congratulations Kagawad for success, for the success of the sa mga kabataan na competition. Kasi number one, major kang supporter ng artistang gapo para sa kabataan. At isa sa programa niya yan. At si Sir Edic, siya ang head ng culture and arts sa buong Pilipinas sa mga counselors. Committee ba? Committee, pero committee ba? Sa Philippine Counselors League. Ayun. So, I was appointed as the chairman of the Committee on Arts and Culture ng Philippine Counselors League. Yan. Kaya ang kahit support. Kahit natinanggal tayo sa Sangguniang Panglunsod ng Olongga po. At alam mo, Kenneth, advocacy natin yan eh. Natulungan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na itong mga kabataan na talagang nakikitaan natin ng husay, ng talino, ng talagang angking kakayahan, no? Yes. Sa kanilang mga fields katulad ng pag-awit, pagsayaw, pagsulat ng tula, etc. So sinusuportahan natin yan. At
ano, personal advocacy na natin yan. Yan. Kaya ito sa Sangguniang Monitor, ginagamit din natin ang ating programa para itong ating mga kabataan ay ma-expose natin. Yan. Lalo lang na yung kahusayan nila. Okay, Kagawa, thank you very much. Sa magkakaroon ng workshop sa music, sana mag-workshop ko na rin, sabay mo na yung pagsulat. Kasi malay mo maraming magagaling dito, di ba? Sa mga kabataan. Yan. Actually, yung pagsulat, meron na naman kami ginagawa siguro by next year na yon, yung creative writing contest. Creative writing workshop training natin. Oo, ganyan ulit yan. Alam mo, pag nagugutom ka gawad, ito ang payo ko sa lahat eh. Huwag kayong basta-basta bibili ng pagkain. Veggie Life. Pagkain puro gulay, pati kanin gulay, pati ulam, ano kanin gulay. Healthy. Alam niyo ba ko sa inyo, ano, Ricos? Dun sa kanto ng, sa may Ricos. May Corpus Street ata yan. Oh, okay. Asa na ba yung mga ano natin? Okay, pag nakita mo yung Ricos, katabi lang niya, malapit lang doon. Yun, tinatawag na Veggie Life Wellness House. Siyempre, kung gusto mo magpapayat at gumanda ang kutis, mukhang batang tulad namin ni Kagawad. Ako hindi ngayon, mukhang bata. Ikaw lang hindi, siguro. Hindi, mas mukhang bata sa akin eh. Pero mas alam ko, mas ahead ka sa akin. Pero mas mukhang bata. Siyempre, dahil sa Veggie Life. Pero speaking of Veggie Life. Yan kasi advocacy din ng Sangguniang Monitor na yung mga healthy foods po. Mm-hmm. Ito po yung panahon na kailangan talagang kumakain tayo ng mga tamang pagkain. Dapat. Yung mga healthy foods na tinatawag na nagsusupplement tayo sa ating katawan ng mga herbal na makakatulong, no? Hindi yung mga artificial na mga yes, gamot. Yes, kailangan organic. So, ayan, kaya natin sinusuportahan itong Veggie Life. Ito ata yung kaisa-isang isang restaurant lang, na vegetarian na restaurant. Dito wala sa na iba. Lunsod ng Olongga po. So, punta po kayo doon, no? At talagang bukod sa masarap na healthy pa. At mura pa. At mura akala pa, nila mahal. Ang sarap po talaga. Gusto niyo gumanda ang boses niyo, kumain kayo doon. Nakakatulong ang gulay. Yan. Okay, so we're back to our... mga guest natin. Alright, so... Ayan. Si Julian ba yung kausap mo kanina? Ano yung pangalan mo ulit? Pakilala ka ulit. Julian po. Ah, si Julian. Mukhang artista sila talaga. Oh, yung parang, talagang bumirit ng husto, no? Itong si Bulidit. Si Bulidit. Anong pangalan mo ulit? Pakilala ka ulit. Angelica Alfanta po. Ayun, si Angelica. Alam mo, Kenneth, si Angelica, yes, kasi merong top 5 kagabi na pinili. Si Angelica, hindi siya napili doon sa top 5, pero nakita natin bilang mga host ng Sangguniang Monitor na kailangan bigyan natin kasi nakitang-kita natin siya yung pinakamaliit. Pinakamaliit. Na talaga namang yung effort, yung na hindi talaga mapapantayan. Kaya binigyan natin ng special na ano ba to? Recognition. Si Angelica. That night. At ngayon ay ini-guest na rin natin dito sa yes. Sangguniang Monitor. Alam mo, ilang beses ka pumunik sa Intablado, ha? Binilang ko yun eh. Okay. Ang galing-galing niya talaga. Ang hirap nun. Piling niya talaga, artista na talaga siya. Di ba, artista ang gabo. Ang ilan galing mo. Ilan taong ka na, Angelica? 8 years old po. 8 years old? Okay. Sino paborito mong singer? Sino raw, paborito mong singer? Si Ate Guy, si Ate B. No, dali. Kilala yun. Kilala mo si Ate Guy? Si Ate B, kilala. Si Ate B, kilala mo. Ang bira, hindi ka pa nga pinanganak doon. Si Nanay, kilala mo yun, Nanay? Ay, hindi naman singer siya. Ano? Siya ang ano, kamag-anak ni Ate B. Siya pa yung chairman ng ATB group. Ako naman kay Ate Guy. Kaya Kenneth Guy. We have 3 minutes for the commercial. 3 minutes. So, Angelica. Okay, Angelica. Matagal ka na kumakanta? Opo, 5 years old lang. 5 years old pa lang kumakanta ka na. Actually, ang galing-galing mo. Huwag kang madi-disappoint that maski hindi ka nakasama dun sa top 5, alam mo, kitang-kita naman yung kahusayan mo at saka talagang ano, no? Yung effort niya talagang at saka yung stage presence talaga naman, no? Nakapansin-pansin dun sa ano. Thank you po. Dahil sa director yan, ha? Pumasa ka sa kanya. Pero manggagaling kayo, huwag kayong magtampo, ha? Okay, ito si ano. Ito, ilan taong ka na kumakanta nun? 5 years old. Anong pangalan mo, Iha? Dito ba? Ako po si Florence May A. Mendoza. Florence? Oo. Alam mo, paborito ko siya ka. Sped ka ba? Ang galing niya. Anong rendition niya ng ano? SPA? SPA ba? Special Program in the Arts. Ah, tika. Akala ko Special Child. So, anong year ka na, Iha? First year. Nako, tamang-tama. Sa SPA ba naman? So, talagang magagaling lahat ng mga kabataang napapasok diyan. At correct. Kagabi napansin ko siya yung ang ganda ng rendition niya ng dito ba? Si Kulidesma. Dito ba? Hindi ba nila dala yung kanilang mga USB? Hindi nga, pero sabi ko nga, masusubukan ng galing sa acapella. Ano yung alam yung kanta? Sa tignan din natin later on. Later. Ano yung alam yung kanta na pwede yung kanta ng acapella? Pag-isipan nila, mamaya. Maski yung mga short lang, ha? Alam nyo dito ba? Hindi na, sabay-sabay. Hindi kasi isa-isa kailangan natin yung mga maliliit na mga ano, rendition na kanilang mga kanta. Okay. Tutal, hindi nila nadala yung mga okay. First USB. Part and then chorus. And si ano, yung huli nating i-interviewin, of course. Sino ang pangalan mo ulit? Anong pangalan Sarah mo? Sarah po. Sarah. Si Sarah siya. Sarah Mora. Ay, Sarah. Sarah, okay. Di ba?
Kapatid mo, kaya ang lupit niyo ha, dapat ko alam kung magkapatid kayo, isa lang dapat pumasok. Siya yung second and third, di ba? Second runner-up, first runner-up. First runner-up, second runner-up. Ayun, oh. Isa champion kasi isa. Oh. Ayun, ang galing-galing nila. Ang parang, galing nga, oo. Oh, parang kasing Mora. Galing mo. Kumakanta ako, hindi ako nagsasabi magaling ako. Hindi, hindi ako nakakabilib ako sa iyo. Ikaw lang sabi na sabi. Director ka, okay. Two minutes. Commercial okay, na. Have okay. Break. So, babalik po ang Sangguniang Monitor. Huwag kayong aalis. Pakikinig tayo sa mga kakantahin ng mga bata. Wynn Hotel, the newest hotel in the heart of Olongapo City. Wynn Hotel is the place for comfort within your reach with the most reasonable price. Avail of the wash-up for only 400 pesos, 12-hour stay for only 850 pesos, and overnight stay for 1,000 pesos. At Wynn Hotel, you will enjoy all your homey and sweet stay in our rooms with air condition, hot and cold shower, plasma screen televisions with cable TV, telephone local lines, internet access, and 24-hour room service. Wynn Hotel is located at number 27 Ahin Street, West Bacbac, Olongapo City, just within the Victory Lighter compound. Or you may contact a telephone number 222-8885 or mobile number 0999-857-9639. At Wynn Hotel, our guests are surely winners. Avail 10% discount upon check-in at Wynn Hotel. Just present your trip ticket from Victory Liner and Bataan Transit. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGL, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabakuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Travel Olongapo City, an Ayala travel agency which offers the following services: local and international ticketing and tours, itinerary planning, visa assistance and documentation, passport and corporate tour packages. For any inquiries, kindly visit us at number 1 National Highway, Lower Calaclan, Olongapo City.
Email us at amityolongapo@gmail.com or text and call us at 0998-869-8314. And we will be glad to attend on all your concerns. Amity Travel, your travel partner. Alright, nagbabalik po ang Sangguniang Monitor and Kenneth, ready na yung ating mga nanalo kagabi, no? Ito all yung right. Top 5. Oo. Top 5. Pero sige. Yan. Pero siguro unahin natin yung naka-5th, no? Mamaya yung special si ano, si Angelica mamaya, oo. So unahin natin si Jillian. Ayan. Alright, Jillian. Jillian, bigyan mo kami ng sample ng iyong performance kagabi. So, ladies and gentlemen, a cappella lang po ito dahil wala po silang dala ng kanilang mga -1. So, titignan natin, short version lang ng mga piece, no? Kung anuman yung mga naihanda nila ngayong gabi. So, ladies and gentlemen, sa Sangguniang Monitor, let's welcome Jillian. Sayang ang mga sandaling pinalipas ko. Naroon ka na, bakit pa humanap ng iba? Ngayon, ikaw ang pinapangarap, pinanghinayangan ko ang lahat. Bakit ba ang pagsisisi laging nasa huli? Ang mga lumipas ay di na maaring balikan. Sayang, bakit ako nag-alinlangan pa? Tuloy ngayon lumuluhan at nang hinayang kung maibablik ko lang ang dati mong pagmamahal. Pagkaingatan ko at aalagaan. Yun, ako talaga naman nadala. Oo, mukha kang galing. Oo, congratulations, ang galing ha. Happy pa lang yun. Talagang sa birit niya talaga, nabingi nga ako sa galing ha. Okay, next. Sa mga susunod, I'm sure ikaw na yung brand. Ayan, thank winner. You po. Ayan. Ang next natin, yung pang-apat. Si okay, sino yung pang-apat? Alright. Okay, o yung, dito ba? Dito ba? Ay, yung isang para hindi tayo haba, tandaan mo lang yung first paragraph, din yung chorus na para mas mataas ha. Okay, good. Let's welcome dito ba? O dito ba? Dito ba? O dito ba? Ang dapat ko kalagayan ni isang sulok kong hiram sa ilalim ng araw. Dito ba?
ika'y lalim ng luha, ligaya'y kibaba. Dito ba ang sulukong takda sa ilalim ng araw? Yeah! Palakpakan naman dyan. Okay, galing ha. Thank you po. No, pagkakanta kayo. Ayan. Next, thank you very much. Masyado malapit. Thank you very much, Florence. And Florence, now, ang galing. Dito ba? Ayan. And naman. Next, of course, si Sarah. Ayan, oh. Saying third. Sexy-sexy kagabi. Yung kanyang ano, costume, di ba? Naalala mo, okay. Kenneth? Yes, super. Okay, give us your Sarah. Di ba't ang pangako sa akin? Ako lamang ang ibigin, ngunit bakit ngayon hindi mo man lang mapansin? Tuwi na sa aking alaala, ay palagi kitang kasama, ngunit bakit ngayon ay may mahal ka ng iba? Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis, anong lamping binibigkas ng labi mo? Ngunit kahit nagbago pa sa akin ang damdamin mo, mananatili kang mahal sa puso ko. Yay! Palakpakan! Binitin mo pa isang linya. Eto, ito talagang board, yung head of the board of judges. Ang galing. Napakahusay ito, miming. Oo, talaga siyempre. Pinag-aralan yan eh. Baka naman pa, nalilibang tayo. Okay. Galing eh. Next! Siya yung first runner-up. First diba? Runner-up. Oh. Ayan, kapatid nung kumanta kanina. Oo, oh, magkapatid sila. Oh, si mukhang susuyuri nila ang premyo talaga. Ayan. Go! Ayan. Sige, sample dyan, Ava. Yes, hello po. Good evening. Para po sa inyo. Oh, good evening. Good morning. Hindi ko mapigilan na darama ng puso ko, kahit pa alam kong mayroon kang iba, ay di pa rin nagbabago ang damdamin ko. Kaya kong ialay ang lahat sa'yo, kahit ako'y di mo gusto. Nais lang na minsan'y magkapiling ka, at minsan'y madama na akin kahit sandali. Pag-ibig mo sana'y maramdaman, man lang mayakap ako at mahagkan kahit di mo mahal. Ang pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Wow! Go! Talaga naman. Yes. Congratulations, Ava. Oh. Ang galing. And Kenneth, bago natin ibigay yung talagang champion. Oh, yung dalawa. Oh, okay. Hingi tayo ng sample dito sa isang bulilit. Special talaga to. Si Angelica. Patunayan mo sa kanila, ikaw dapat. Sample, Angelica. Ikaw dapat, hindi, burahin mo sila. Sige, burahin mo. Okay, go. Kung ito man ang huling awiting-awiting, nais kong malaman mong ika'y bahagi na ng buhay ko. At kung may huling sasabihin, nais kong sambitin, nilagyan mo ng kulay ang mundo. Kasama kitang lumuha,
Dahil sa'yo ako'y may pag-asa. Ha! Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. Dahil iyong narinig mula sa labi ko. Expression niya. Angelica. Ay, nako. Tinignan ko ang mga expression niyo. Talbog kayo sa expression niyo talaga. Mga mata, kilay, pati pilik mata, pati yung itim na wala. Ang lupit. Performance level siya. Talaga. Ang galing. Lahat kayo kumantang gaganda ng boses niyo, pero pagdating sa expression, ha, natapunan kayo talaga. Ayun. Ang so, galing. Bago hihanda natin yung ating okay, grand champion na pakiano na siya champion. Dito na, mm-hmm. sa okay. harap, oh, para makausap okay, lang natin okay. sandali. O tabi-tabi, unong lang. Unong-unong lang. Sige, kandungan dito, na lang. Dito, tumayo na siya. O, tayo, kahit sa kita ba sila tayo? Okay, tatayo ka dito. Hindi, dito sa may gitna. Dito ka talaga, ayan. Dyan. Dito ka tayo ka dyan. Oo. At mamaya, yung reigning champion na ano na siya, contestant na siya sa Wawawin. O, di ba? Ito yung may hugot line. Mamaya ako sa ipagin. Naka-ready ba yung camera natin para sa ating sa grand champion? Ayun. Alright. Okay, pakilala muna natin, Kenneth. Okay, pero ng mic. Ayan, ayan is, ayan na. May, oh, sige, pwede namin siya makausap. Saka pakiset up yung camera. Hello, hello. Andiyan ka ba? Over, ayan, over. Oh. Ayan. O, di ba? Mukhang artista. May microphone na siya. Ayan, ang ating okay. grand champion kagabi. Okay. Sa Video OK Contest sa anong Gordon pangalan Hearts. Mo? Mm-mm. Okay, batiin mo sila. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Sid Isidro po. Sid Isidro? Yes po. Sid Isidro, ang ganda ng pangalan. Sid Isidro. Sid, ano ba? Nag-aaral ka pa? Nagtatrabaho na? O ano? Nag-work po. Nag-work? Saan ka nag-work? Dito lang po sa may, ano po, sa... Bago lang po kasi ako doon. Messenger lang po sa D&D Center. Ang bihira. Messenger, oo. Kantahan mo sila pag hindi may tip ka pa sa ganyan Pasko. Matagal ka na ba ako makanta at sumasali sa mga singing contest? Sid? Kahapon lang. Hindi lang po katagalan. Ay, hindi ka tagalan, pero hindi ka, tignan mo naman, ha, naging champion. Alam mo, lang, kagawad, nung kumakanta sila kagabi, ang gagaling nilang lahat. So, tinignan ko na lang yung kanilang, ano, kasi the most, the cleanest, the refined and the more who have more emotions. Okay. Actually, dun siya lumamang. Pero lahat naman meron. Kaya lang kakaiba talagang pinag-ingatan niya. Congratulations. Siya ang champion kagabi for another season of Inter Barangay. Let's welcome. Your name is? Sid Isidro. Isidro. All right. Let's okay, hear sample naman, Sid. Okay. Kailangan ko'y ikaw dito sa piling ko. Kailangan kong madama ang pag-ibig mo sa bawat oras nang di ka nakikita. Para bang kay bigat nang nadarama o giliw nasan ka? Bakit lumisan ka? Paano nang puso ko nag-iisa? Right. Oh. Medyo nabiti niyata ako dati. Ano yung pinaka-chorus nyo ng tumaas? Ano yan? Ano yung part na yan? May part doon yung mataas eh. Okay. Sa susunod niya talaga si suspense niya. Medyo kinabahan, pero kagabi ang ganda-ganda ng rendition ni ano
Ayun, didiretso niya sana kasi lumiko. Okay. Okay, sige. Sa susunod, aabangan natin yan. Ngayon, ayan, may isa board tayo. Of judges kasi kagabi, I see itong katabi ko. Hindi, no? Maraming judges. Ako yung chairman, chairman of the board. Chairman of the board of judges, ang ibig ko sabihin. Okay, ang higpit-higpit ko talaga doon. Ang na-torture ako, kagabi na-torture ako. Kasi ninisip ko paano ko sila iskoran. Pero, bago tayo lumayo, ilalapit natin sa the reigning champion, o yung former champion na candidate siya sa Wawa Win. Okay, pwede ba natin papuntahin na rito sa harap? Hindi ko lang kung may USB ka. Wala, nakakapela ka rin. Taka muna, medyo USB? Magulo, hindi tayo magkakasya. Kaya habang okay. Bababa muna yung iba. Okay, yan. Matira kayong dalawa. Doon muna kayo, muna. Ana. Mamaya okay. Babalikan ko kayo, ha? Okay, huwag muna kayong alis at may pictorial tayo. Upo muna kayo dyan. Okay, Lika, ano? Yung USB mo, pakibigay mo na sa kanya para matugtog natin. Baka hindi maano, ma-set up kasi ngayon lang ibibigay. Baka it will take time. Okay, tingnan natin. So, interviewin mo muna. Interview natin. Okay, hawak mo yung mic mo. Say hello. Hello. Okay, say hi. Hi. Ay, ang galing. Ano ba yan? Ang galing. Kaluhusaya mo, Kenneth Salbato, susaya mo. Ang galing. Okay. This is it. Honestly speaking, I have to be honest with you. Last night, ang maigpit mong kalaban yung nag-first and second running up and then fourth. Aaminin ko sa inyo to. At aaminin ko rin sa iyo sa competition kasi napakahalaga ng overall. Pananamit mo, pati movements mo. But siyempre, mas lumalang lamang sa akin doon yung puso. Yung puso at lalim. Doon ka lumamang. Pero kung sa boses ang pag-usapan, medyo may konting lamang yung dalawa sa iyo. Pero overall, ikaw ang pinaka may damdamin at ingat na ingat talaga. Parang habang kumakanta ka, gusto ko tong champion. Gusto kong manalo ng salapi. Kailang Pasko na. Parang ganun dating eh. Malinis so, malinis ang kanyang rendition kagabi. Ng kantang yan, the same song. Super. Talagang, sa lahat ng genads ko talaga, na-torture ako sa inyo kagabi. Kasi alam mo, kahit may mga komentaro na nanginayang ako, hindi ko lang paano ko iskoran eh. Pero natutukan ko, talagang na-torture ako. But congrats, ang gagaling nila, kagawad. Yes. Buti lang, hindi ka nag-judge. Deliberately sinabi ko kala Chris, yung organizer, na wag hindi ako dapat mag-judge. Oo, kasi, you know, kasi malapit na election next year. Hindi. So, maraming magalit kay kagawad, mahirap na. Alam ko, maraming friendship lang. No? So, at this point, gusto ko lang pasalamatan talaga, yung commend din, yung effort nila Chris ng at least kagapo. Yes. Kasi alam mo, sila talaga yung nagpupunta sa mga sulok-sulok ng ating mga barangay para ma-discover yung mga talents, no? Ang daming mga mahuhusay na mga singer dito sa lungsod ng Olongapo pero hindi na masyadong na-discover. Lalong-lalo na yung mga nandoon sa mga liblib na lugar. Kaya nakakatuwa nung hanggang gubat, ha? Pumapasok sila sa bundok, alam mo? Pati yung ating mga katutubong Aita, masumali dyan at magagaling sila. Yes, no? May nakita ba tayong contestant? Parang may nakaipin ako last doon. Time talaga nakita ko. Yung meron, ang maganda yun. Doon sa isang lugar sa Gordon Heights, talagang yung medyo liblib na yun. Liblib talaga. Ang daming mga contestants sa mga ating mga katutubong Aita at napakahuhusay husay nila. Ayun, pag-ibayuin natin yan. Sana makita. Okay, tuloy natin. Bago natin pumasok sa may hugot line. All right. So, ano ang sikreto mo sa tingin mo nung kagabi ba inexpect mo na magche-champion ka? Yes or no? Ay, hindi po. Oh, nakita mo rin, 'di ba? Inobserba ko siya. Parang nag-iisip siya, pero wala akong sinasabi yan. So, nung nag-champion ka, anong pakiramdam mo? Nagulat po. Nagulat ka. Nagulat parang sinabi hindi ka dapat. O pwede natin palitan ngayon pa lang. Okay. Kasi gagaling po ng kalaban. Well, of course. Oh, definitely. Inamin din niya. Very humble, ha? Very humble. Okay. Humility is very important. Sabi ko sa kanila, ikaw, tanungin kita, ano ba mahalaga sa iyo? Then magaling na magaling ka na. Ano mahalaga sa iyo? Yung nag-champion ka, binigay mo yung best mo, okay? O nag-enjoy ka sa pagkanta? Ano sa tatlo? At bakit? Ibinigay ko po yung pinaka-best ko. Bakit? Dahil po kung ano man mangyari, matalo man o manalo, masaya po ko kung ano man mangyari. Kasi naibigay ko po at di ako napahiya, di ako pumiyok. Galing! Pang Mr. Universe. Thank you, Sid. Yung isa natin, champion. Okay. Mamaya tatanig ko yung dating champion. O, diba? So, ngayon na. Ngayon na. Okay. Pakilala ka muna at batiin natin ang mga audience. Ayun ang camera mo. Yun sa yun isa na yun para makita ma-discover ka. Let's welcome the former champion who is now one of the candidates para sa 2017 na Wawa Win. Okay, one of the candidates. Okay, let's welcome Mr. Neil. All right, Neil. Ayan. Hello po. Hi, Neil. Ayan. Hello po. Ayun. Magandang araw po sa ating lahat. Yung mga nanonood. Ay, sa mga nanonood po, magandang araw din po.
Ayun. Isa siya sa mga board of judges. Oo, ang kagandahan kagabi. Sa kanya kagabi, kasi kumakanda siya, talagang pinasasaba ko siya talaga. Talagang very eager siya. At ang nagustuhan ko sa kanya, sabi ko nga before, no? May mga hugot eh. Ano, Neil? Gusto ko lang iparinig sa lahat. Nung nagsisimula ka umawit, talagang sadyang magaling ka na, lumalaban ka na, paano ka na-challenge para mag-aral at maging mahusay sa pag-awit? Paano galing nagsimula? Ayun. Parang predictable yung tanong. Alam ko ang sagot. Hindi. Iba yung sa kanya eh. Paano ka nagsimula? Sige, sagutin mo. Ayan yung mic. Ayan yung... Actually po, nag-start akong kumanta nung bata pa po. Ano? Sanggol? Siguro po mga seven. Oh! Seven! Pero yun pa lang po yung time na nanonood lang ako sa mga contest, ganun. Alright. Tapos lagi kong hiniling mama ko para manood, ganun. Naniniwala naman ang mama mo sa'yo? Opo. Hindi po, nanonood lang po muna kami. Tas okay. Yun, parang nagustuhan ko na po siya. So palihim. May opo. Pagnanasa ka sa pag-awit. Nini, ilang taong ka na ngayon? 25 po. 25? Oh, so mula 7, kumakanta ka na at ngayon 25, talagang hasang-hasa na, no? Yun pa yung masasabi natin. At hinahasa pa. Uh-oh. Of course, yung kanyang talino sa pag-awit. Kaya ingat-ingat po kayo, ipanghasa yan. Huwag kayong magkamali. Okay, sabi mo, nakita ko yung video mo kasi hindi niya alam, niresearch ko yung video niya. Sabi ko, itong batang ito may hugot sa buhay. At natuwa ako dahil nung binasa ko yung napanood yung video mo, hindi ko alam kasi na meron ka mga bullying na talagang walang naniniwala sa'yo. No, alam mo, nakita ko yung video niya, nashock ako eh. Sabi ko, ha? Ito ba yung binubuli? Ang galing-galing naman. So, alam ko kung sino nang bubuli sa'yo, mga judges. Ay, kwento mo. Kwento mo. Kitabi ko. Oh, naging friendship pa kami noon. O, doon kami nagsimula. Okay. Noong una, hindi ko siya maintindihan. Eh, hindi naman ako nagpakilala. Naman, low profile lang tayo. So, siya naman, sabi niya, siyempre, judge din siya noon. At bata nga siya, at ako na talagang... Huwag mo na kwento, baka nobela pa yan. Pero, dahil doon, nagsimula ang pagsariksi ko rin sa kanya, bakit ganito mag-critic itong batang ito? Meron siyang tinatagong galing. At doon ko nakita yung video mo. So, ikwento mo nang briefly. Sabi mo nga, binubuli-buli ka ng mga tao at hindi naniniwala sa'yo. Paano yun? Dumarating po sa point na parang binubuka, yung ganun po na parang... Kasi... Sa totoo lang po, hindi naman po ganito talaga kahasa yung boses ko. Inaral ko po yung, kaya po sa lahat ng mga, payo ko lang po sa lahat ng mga bagong singer ngayon na manood lang kayo ng YouTube or something na ano. Tapos makinig din, matuto tayong makinig sa sinasuggest ng ibang tao para pag-aralan natin mabuti at mailabas natin kung ano yung talentong binigay sa atin ng Panginoon. Okay, mukhang tama yung sinabi well niya. Kasi nung kumanta siya kagabi, nagustuhan ko yung kanta mo. Sabi ko, kung lalaban ka sa competition, kailangan ma-style ka. Oh, we have three minutes, okay. Kenneth. So, pakakantay na natin. Yak, naka-ready na ba? May ano ka ba? Acapella rin siya. Ah, mag-acapella ka na. Okay, ito ha. Puro acapella tayo susunod. May minus one na ha. Okay. Let's welcome Mr. Neil! Hey, Neil, ready? Sometimes I lay under the moon and thank God I'm breathing. And then I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes